Sinishare ba natin ang salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng hininga? Good morning mga kapatid, may share lang ako. Kanina kasi bayaran ng insurance, isang microfinance dito sa Aurora. So, pinaliwanag nga po yung manager kung ano yung makukuha no, dun sa insurance na to kung sakaling namatay ka sa sakit or namatay ka sa aksidente. So narinig ko kasi na pag namatay ka daw sa sakit ay makukuha mo ay most likely kalahating milyon. So sabi ko, sir, magtatanong lang ako, ma'am, yung binabayaran ko bang insurance is ito yung sinasabi ni sir. Sabi niya, yes, yan yung sinasabi. Sabi ko, nice, bukas pwede na akong mamatay. Tawanan sila. Pero mga kapatid, ang kamatayan ay nandyan lang. Ang kamatayan, anytime pwedeng mawala sa'yo. Pwedeng kunin niya ng Diyos na may bigay sa'yo. Ang masama na ito mga kapatid, pwedeng kunin niya ng Diyos na may bigay sa'yo. Ang masama na ito mga kapatid, sinishare ba natin ang salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng hininga? Hindi. Bakit? Nahiya tayo, wala kasing views. Umaga, pag nag-share ka, wala ka mapapala. Walang kita, walang views, walang followers. Ano ba mas importante mga kapatid? Followers or views na tao or views ng nagbibigay sa'yo ng hininga at kalakasan dito sa mundo? Uulitin ko, ang kamatayan, nandyan lang. Ang kamatayan, inaantay ka lang na magkamali. Ang kamatayan, kukunin ka niyan nang hindi mo inaasahan. Parang magnanakaw yan na hindi niya sasabihin na nanakawang ka. Mawawala na lang yung buhay mo kapatid nang hindi mo nalalaman. Ang iksi ng buhay. Maging role model tayo sa iba. Maging role model tayo sa kabataan. Kung alam nating hindi na magandang content, wag na mag-comment, wag na mag-share pa kaibigan, kapatid, boss amo. I-share natin yung mga bagay-bagay na makakabuti sa makakapanood, na makakabuti sa pamayanan natin. Ano? Kasi hindi uso to. Ano? Pag ginawa mo to, most likely wala kang views. Madami ka pang bashers. That's it. Social media. Kaya naman,